po. Happy, happy Halloween and happy All Souls Day. Naku! Alam nyo, doon sa pagtitiri ko ng kandila, nagulat ako. Kasi may inihain akong tubig, biko, suman, at saka pansit sa mga kaluluwa ng aming mga minamahal sa buhay. Alam nyo, mga kapatid, nagulat ako kasi yung tubig may takip. Pero, nakababa yung takip. Inalis yung takip. Then, tinanong ko lahat ng kasama ko sa bahay kung may uminom ng tubig para sa mga kaluluwa. Sabi ng mga anak ko, wala. At saka ng mga apo ko, wala. Andito lahat sila sa loob. Kaya nakakapagtaka po. Niwala man lang pagkasabi ko po noon, kinlabutan na ako. Siguro po, tinalaw ako ng tatay ko dahil alam niya na nakikipaglaban ako sa mga maling gawa ng taga-gobyerno. Baka nagpaalala lang ang tatay ko na siguro babantayan niya ako, alagaan niya ako, kasi ganun daw po yung mga kaluluwa. Palaging nakabantay sa atin. Sila yung ating mga angel na ipinadadala ni God. Kaya, salamat. Sapagkat, dinalaw ako ng mahal ko sa buhay. Okay, happy Halloween po at pumunta na po tayo sa matinding laban. Ano po? Napag-alaman ko po at nakita ko sa mga videos, sa mga balita, na itong si Sara Duterte ay humihingi ng panalangin sa mga Pilipino. Nakakahiya naman kay Sara for the first time, ano? Kung kailan yung tatay niya ay nabuking, saka siya humihingi ng panalangin. Ay nako, Sara. Sana, bago minura ng tatay mo ang Panginoon, sana natuto na kayo. Humingi na kayo ng tawad sa Diyos bago ka humiling ng panalangin. Napakalabo, no? Nasamahan kayo ng taong bayan sa inyong mga kahilingan. Sinasabi mo nga na dahil sa mga kasamaan, sa mga personal interest, sa mga kung ano-ano pang sinasabi mo na sa inyo naman nagmumula, kayo naman ang gumagawa. Di ba ikaw isa ka sa may personal interest? Kung kaya sinabi mo nga eh, di ba? Ikaw ang presidente ng impyerno. So, hindi mo kasi nakuha ang hangarin mo. Kaya nagkaganyan ka. Ano naman to si Ronald Bato de la Rosa na sinasabing pasasabugin niya ang ulo ni Attorney Shell Jokno. Wow! Bato de la Rosa, ang kapal ng mukha mo. Di mo ba naisip na ikaw ang madaling pasabugin ng ulo dahil kalbo ka? Ha? Kung magsalita ka, hala mo, kaya mo lahat eh, no, ha? Mas mataas ang pinag-aralan ni Attorney Shell Jokno sa'yo. Mahiya ka naman sa katawan mo. Mahiya ka sa pagiging kalbo mo. Nakalbo ka na sa kawalan ng utak eh, no? Huwag kang konsentidor. Yung mga palabas ninyo ni Duterte, tigil-tigilan nyo taong bayan. Tigil-tigilan nyo ang pagmamind conditioning, lalo na yung mga DDS na yan, mga putang ina kayo. Wala kayong ginawa, kundi i-mind condition tao, baliktarin ang lahat ng mali, gawin yung maganda ang pangit, no? Alam nyo, sa pagkakataong ito, wala na, dahil ginalit nyo na ang taong bayan. Ikaw, Ronald Bato de la Rosa. Ikaw, Bunggo. Ikaw, Sara Duterte. Ikaw, Duterteng matanda. Kayo, ang mga tunay na kriminal. Kayo, ang mga tunay na magkakasabwat. Kayo, ang dahilan kung bakit ang bayan ay nalubog sa kawawaan. Mga Judas kayo. Di pa kayo magsilaya sa inyong upuan. Wala kayong kakwenta-kwenta. No? Kamayabang ba to? Pati na yung mga DDS. Huwag kayong mayayabang. Dahil yung kayabangan nyo,
matatapos na yan. No? Umami na yung tatay nyo. At ngayon, binabalahura si Senador Riza Ontiveros, si Attorney Shell Joke, no? Wow! Bakit? Natakot kayo? Dahil, alam nyo, ang panig ng taong bayan ay nasa mga taong tumutugis sa katulad nyong mga masasabi na kriminal. Salamat, mga kapatid. Okay.